Ayaw pa nilang tumayo para umihi. So, yun sa mga naging, mga nakita kong mga naging problems ngayon, na kung bakit hindi sila umiihi on time. Dahil sa computer games. Engross sila sa paglalaro. Yeah, oo. So, kailangan lang i-remind ulit, kausapin ulit yung mga bata. Tapos, yun kailangan every time, na kailangan talaga may guidance from the parents, na hindi kailangan lang na hinahayaan ng, kailangan pa rin i-remind pa din sila to guide them na, oh, kailangan mo na umihi ka na. Hello everyone! I am Dr. Christine Albaquiat and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you and give you the confidence to raise happy and healthy kids. My guest is a colleague and a very good friend, Dr. Christine Manalo. She is a board-certified pediatric nephrologist. Well, a nephrologist specializes in kidney diseases. She is a wonderful resource for all the questions that I have about babies, kids, and their kidney problems. Join me as I interview Dr. Christine Manalo as we talk about urinary tract infection in kids. Hi, Tan! Hello, Tin. Good afternoon. Welcome, welcome. So, paano natin i-protect ang mga bata from getting a UTI? Like, paano ma-prevent? So, pinaka-importante is to hydrate. Dapat laging well-hydrated, umiinom. Tapos, dapat hindi nagpipigil umihi. Kasi usually yung mga kids, kung ano sa school, minsan may mga mami nagsasabi, kasi doc, yung teacher, ayaw pa silang palabasin kahit may iihi nila. So, dapat kailangan toilet trained, tsaka may time yung voiding nila, na kung kailangan umihi, dapat you have to go to pee. Yun yung isa sa mga pinaka-importante na dapat hindi nagpipigil umihi. Tapos, kailangan din maganda yung bowel movement nila. Kasi minsan, kapag constipated yung bata, nakaka-cause din ng UTI actually. Kasi minsan pag yung bowels mo puno, tapos na nababarahan niya, kaya na-impede yung may part ng daanan ng ihi natin, ang nangyayari, so hindi nakakalabas ng mabuti yung ihi. Pag hindi nakakalabas ng mabuti yung wiwi, so syempre, pati yung mga bakterya dun, naiipon. So dumadami sila, pwedeng magka-cause ng UTI. Yeah. So yun din, kailangan maganda din yung bowel movement. Okay. And na-mention mo kanina yung nagpipigil. Di ba mga bata kasi laro ng laro, ayaw minsan na pinipigilan nila ang pag-iit. Oo. So yun din, we have also to remind them, kaya kailangan lagi na, kailangan mo nang mag-wiwi ka na kung naiihi ka na, lalo na yung mga ibang bata na nasa computer. Parang very engrossed sila naglalaro ng computer, hindi na, parang pinipigilan pa nila yung mag-wiwi. Isa sa mga naging complaints din na mga parents na narinig ko, yung ganun na parang nakatutok lang pag, kunwari weekends, naglalaro lang ng naglalaro, tapos hindi sila, kunwari, nararamdaman na lang nahihihi na sila. Ayaw pa nilang tumayo para umihi. So, yun sa mga naging, mga nakita kong mga naging problems ngayon, na kung bakit hindi sila umiihi on time. Dahil sa computer games. Engross sila sa paglalaro. Yeah, oo. So, kailangan lang i-remind ulit, kausapin ulit yung mga bata. Tapos, yun kailangan every time, na kailangan talaga may guidance from the parents, na hindi kailangan lang na hinahayaan ng, kailangan pa rin i-remind pa din sila to guide them, na, kailangan mo na umihi ka na, o ganyan. Tapos din, anong ma-advise mo sa yung mga nagda-diaper pa na mga bata? Eh di ba, yung poop yung pwedeng mag-cause ng ascending infection na nagkaka-UTI. Yes. So usually dapat kailangan kung hindi pa talaga kaya na i-toilet, yung hindi pa talaga ready for toilet training. Kailangan siguro palitan ng mas madalas yung diaper. Huwag nilang hayaan na puno yung diaper. They have always to check kung merong soiled na yung diaper. Tapos kailangan laging palitan din. Okay, yeah. Those are very good advice. Thank you so much. Thank you so much din na liwanagan na kaming lahat tayo. Thank you also, Tin. Yeah. For parents who want to reach you, a pediatric nephrologist, paano kanila ma-reach sa clinic mo?
Okay. We have clinics during Tuesdays and Wednesdays at Kalang General Hospital, 9 to 11 a.m. at room 301, and on Fridays at the Vera Medical Center, 9 to 11 a.m. also, and Saturdays at Santiago Medical City, 10 to 12 noon. And also, I go to saan pa? City of Ilagan Medical Center once a month lang, mga third Sundays of the month. I'm there. Kung gusto nila, yung mga nasa north, kung gusto nila akong makita. Pero once a month lang. Okay. So, for those living in Isabela, dito si Dr. Kristen Manalo, our nephrologist, to help us. Thank you so much, Tena. Nag-enjoy ako. Thank you. Thank you. Thank you.